Good day, everyone, and welcome to Hagnat Central Elementary School Modular Distance Learning. Mula sa resulta ng LESF o Learner Enrollment and Survey Form na bahagi ng Enrollment Procedures ngayong School Year 2020-2021, ay malalaman kung anong learning modality ang preferred ng mga mag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Dahil sa announcement na ibinigay ng IATF na suportado naman ng ating presidente at ng gobyerno, walang magaganap na face-to-face learning modality hanggat walang bakuna. Kung kaya't modular distance learning modality ang preferred ng paaralang elementarya ng Hagnat Central. Sa paraang ito, ang mga mag-aaral ay mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng modules na manggagaling sa Central Office at ida-download naman ng mga guro. Ang mga modules na na-download ay ipiprint naman ng mga guro. Matapos ma-print, ito ay dadaan sa sorting upang pagsamahin ayon sa quarter at learning area. Sa video na ito, ipapakita kung paano isasagawa ang modular distance learning gamit ang printed learning material. Ano nga ba ang modular distance learning? Ayon sa kagawaran ng edukasyon, isa itong alternatibong pamamaraan sa pagpapatuloy sa edukasyon. Ito ay nakapaloob sa distance learning. Ang distance learning ay hindi nangangailangan ng physical na presensya sa paaralan. Mayroong tatlong uri ng learning modalities na nakapaloob dito. Isa na dito ang modular distance learning o tinatawag na MDL. Maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng mga self-learning modules na maaaring printed o digital format. Responsibilidad ng mga guro na subaybayan at gabayan ang progreso ng mag-aaral gamit ang email, text message, instant messaging, o chat o telepono. Ano ang maaaring gamitin? Sa digital format, maaaring gumamit ang mga guro o mag-aaral ng computer, tablet, smartphone, CD o DVD, at USB storage. Sa printed modules naman, maaaring gumamit ng textbook, activity sheet, study guide, at student's query sheet. Bago gawin ang mga hakbang, ay dapat muna ang mainam na pagpaplano. Ito ay tinatawag na planning phase. Nagbigay ng instructions at reminders si Dr. Jocelyn S. Tuyak, ang Hagnat Central Elementary School Principal. Gayun din ang mga pamamaraan ng pag-distribute ng worksheets. Kasunod ng planning phase ay ang orientation. Dito natin makikita ang team-building effort ng mga guro at mga magulang. Pinapunta ng mga guro ang mga magulang sa isang purok center. Ang iba ay kinontak through call and text. Meron ding face-to-face pero with limited persons. Meron ding one-on-one instruction bago i-distribute ang mga learning activity sheets. Paano isasagawa ang modular distance learning? Ang modular distance learning ay parang cycle na mayroong limang bahagi o 5 P's. Unang bahagi ay paghahanda. Kailangan ihanda ng guro ang mga gagamitin textbook, activity sheets, study guide sheet, at student's query sheet bilang parte ng self-learning module ng mag-aaral. Ngunit, paalala, dapat masigurado ng paaralan ang kaligtasan ng guro at magulang sa pamamagitan ng pag-disinfect ng mga gamit ng printed learning materials at query sheets.
Ang pangalawang bahagi ay ang pagtungo. Magtutungo ang mga magulang, guardian o kahit sinong parte ng pamilya na nasa hustong taong gulang upang kunin ang printed learning material sa nakatalagang lugar ng kanilang barangay, tulad ng Korok Center o sa bahay ng guro kung saan makikita ang mga drop boxes, sa gabay na rin ng gurong nakatalaga ayon sa nakatakdang oras at araw. Sa pagtungo ng mga magulang sa Purok Center, ay inaasahan na tayo ay sumusunod sa alinsunod ng DOH protocols. Nililimitahan ang dami ng tao at sinisigurado na nasusunod ang social distancing. Inaasahan na ang kukuha ng LAS o learning activity sheets ay nakasuot ng face mask o face shield. Kukuhanan ng kanilang body temperature, aapak sa foot mat kasama na rin ang pang-aalkohol. Sila rin ay inaasahan na kukuhanan ng mga impormasyon na lalagdaan pagkatapos sagutan ang mga katanungan para sa contact tracing. Ang pangatlong bahagi ay pag-aaral. Sa gabay ng magulang, guardian at guro ay aaralin ng mag-aaral ang lesson para sa isang linggo. Sa oras na matanggap na ng bata ang kanyang sariling module o learning activity sheets, masisimulan na niya ang kanyang pag-aaral. Kung ang bata ay independent, maaari na siyang sumagot sa mga activities. Subalit, sa mga dependent na bata o yung wala pang sariling kakayahang sumagot sa module, kinakailangan ang gabay ng magulang o guardian, nakatatandang kapatid o maging nakatatandang kaibigan. Kung ang mag-aaral ay may hindi maunawaan at may katanungan, maaari siyang makipag-ugnayan sa guro sa pamamagitan ng Facebook page. Maaaring magtanong ang mag-aaral sa Facebook page ng kanilang seksyon. Dapat ay masigurado ng guro na hindi kailangan ng bata ng internet o charge data para makipag-ugnayan sa kanya. Cellphone. Gamit ang cellphone, maaaring magpadala ng text message o tumawag ang mag-aaral para magtanong sa guro sa itinakdang oras lamang. Students' Query Sheet. Dito isusulat ng mag-aaral ang kanilang mga katanungan sa lesson o paksa. Ang pang-apat na bahagi ay ang pagbabalik. Sa puntong ito, babalik ang mga magulang o guardian ayon sa itinakdang araw ng guro at paaralan. Dala-dala ang mga nasagutang printed learning materials ng bata, kasama na din ang student's query sheet. Kasabay nito ang pagkuha niya ng module para sa linggong iyon. At ang huling bahagi ay ang pag-ugon. Para sa guro, ito naman ang oras para i-check at matugunan ang mga katanungan ng mga bata na nasa student's query sheet. Maaari niya itong sagutin gamit ang kanilang Facebook page, text o call, personal na sulatan ang student's query sheet para maibalik sa bata sa susunod na pagtungo ng kanyang magulang. Ang mga ibinalik na sinagutan at natapos na gawain ng mga mag-aaral ay mamarkahan ng mga guro. Dito sa Hagna Central Elementary School ay naniniwala kami na ang edukasyon ng bawat bata ay mahalaga. Hindi hadlang ang pandemya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa Hagna Central Elementary School, ikaw ang bida. Kaya, be the best!